Uptrend channel. If you are first time here, welcome. In this video, we will talk about the 8 key factors that can affect trading performance. Kahit anong skill yan, we have hard skills and soft skills. Now, we will be talking about soft skills in this video. Let's go. Number one, our focus is to focus on our mission. What is our mission? To trade for a living. To make money trading the stock market. Our mission is to make our money work for us. That's our mission. And we should be focused on that. Minsan kasi, nadidistract tayo yung mga kasama natin, mas malaki kinikita sa atin. Parang gusto natin maghanap na lang ng trabaho. Or minsan gusto natin maghanap na maibibenta, mag-ahente ng ganito, ng ganyan. Instead of focusing on the skill that you have, improving every single day. So focus is very important. Focus on your mission to be a consistently profitable trader. Yan ang gusto natin. Yan ang mission natin. To trade for a living and to be a consistently profitable trader. Para kahit pumasok tayo sa mga prop firm, we are consistent that we can make 10% of our portfolio kahit gano'ng kalaki pa yan. Yun ang kailangan natin. Yun yung focus on the mission. Okay, so napaka-importante yun. So now, we have to gauge ourselves. Ikaw ba? Focus ka ba every day? Are you easily distracted? So, ayun, yun something na I have to be conscious and to be focused on. Okay, number two, energy. And napaka-importante na ito na maging conscious tayo sa energy natin. Minsan kasi, during trading hours, since madaling araw yung trading natin, yan, inaantok ka, nagugutom ka, yun, and very important na to be watchful on the food that we take. Nag-exercise ka ba that araw niya para magkaroon ka ng energy? Nakapag-rest ka ba? Na-condition mo ba yung mind mo? So, these things and other sources of energy, napaka-importante. Para during trading hours, we are alert. Hindi tayo aantok-antok. Hindi inisip natin kama. Okay. And for those na nasa ibang bansa, like nasa States, wala kayo masyadong problema dyan. But for those yung opposition time, kagaya dito sa Philippines, eh, medyo challenging. No excuses. It is what it is. Number three, discipline. Discipline on what? Aside dun sa routine natin everyday, sa system na meron tayo, eh, disiplinado pa tayo sa pag-execute ng trades natin. Sabi natin, oy, nagkaroon ng trigger bar. Oy, lumabas na yung signal bar. It's time to buy. Pero bumibili na ba tayo agad? Parang uncertain pa rin tayo minsan, di ba? Are we disciplined na okay, lumabas na itong dalawang conditions ko, ito, dapat bumili na ako. Same goes with our cutting losses. Okay, tinamaan na yung stop loss area ko. Pinag-isipan ko yan. Eh, paano kung mag-bounce? Eh, paano kung tumaas pa? Are we disciplined to execute our stop loss? You know, without hopes, greed, and fear. Yun yung three emotions na binabantayan natin . And what can help us is by being disciplined in executing our trading plan. Rules. Anong rules natin? Di ba sabi natin, we have to be patient with our winners, impatient with our losers. Okay, tumataas. Since wala tayong disiplin, parang, pwede na yan. Di ba? But if we are sticking to our rules, hindi. Habang tumataas siya, mag-stay pa rin ako dyan. Okay, unless a signal tells me otherwise. Number four, motivation. What motivates you to trade?
Are you motivated? Or feeling more you're just going through the motions? Okay, what motivates me is that yung opportunity to trade online. Dati kasi, kailangan ko pa dumaan sa mga broker, tatawagan ko pa sila, kakausapin pa, this time online, just press of a button. Okay, with the capital na I can afford, dati minimum, milyones. Kaya iba, nung nalaman nila nag-stocks ako, akala nila, ang dami-dami kong pera. Hindi, meron lang akong just enough money na I believe I can grow. Okay, pangalawa, I have developed etong trading skill na to. And improvable siya. Parang pwede siya i-improve. Okay. And marami nang nakagawa nito, no? Pero di sobrang dami. At ano lang, 1%. Okay, marami kasi nag-quit. Marami hindi nag-improve. Marami naging tamad. Kaya ako konti lang. Sa kahit anong larangan ng sports naman, ganyan eh. Ilang percent lang yung natitira na makapaglaro sa NBA. Halimba, for example, basketball nga. Okay, only 1% nakakalaro sa NBA. And then, iilan lang yung tumatagal doon ng 3 years. Okay, even in NFL, ganun yung statistics. So, eto, this is a great opportunity for me to be great. To do something that I love, and to do something that I can be the best. So, that's what motivates me. Tanong, ikaw, what motivates you in doing this trading aside from pera-pera? Kasi kailangan mag-isip tayo na ano yung something greater than money. Yung money kasi ano eh, ano lang siya, scorecard. Okay, para malaman lang natin, ah okay, you're improving. Pag hindi ka kumikita, ibig sabihin palpak. So ano lang siya, sukatan lang siya. But not really chasing after the money, but chasing to improve my trading skill. Okay, so that's ano, what motivates me. Ikaw, what motivates you? Please type in the comment section below para we can have a discussion. And I'll try to answer that, okay? Alright, number 5 mindset. Ako, ang mindset ko dito, una para itong ano, high performance sports. So, kailangan mong galingan. Now, ginagalingan mo, practice mo, pero hindi guaranteed na mananalo ka palagi. Pwede ka rin matalo. Para siyang UFC. Hindi pa pwede ikaw lang nakakasuntok. Nasusuntok ka din. So, kailangan alam mo kung anong gagawin mo. Parang Formula 1. Niisip ko na pwede kang masira yung sakyan mo. Basically, meron ka lang mga bagay-bagay na you can control and you cannot control. Ano ba kaya natin controlin dito? Yung pagsiset ng cut loss, pag titake ng profit, yun lang, parang magsiset lang tayo kung saan natin siya ilalagay. But di natin alam kung ano ibibigay ng market. Minsan, mataas yung volatility. Minsan, mababa yung volatility. Minsan, mataas yung volume. Minsan, mababa yung volume. So, depende. Kung mag-stay ba tayo? Are we going to buy some more? Hold? Or sell? Or do a buyback? So, yun yung mindset ko dito. Para siyang high performing sports or high performance sports. Okay, pangalawang mindset ko naman din, yung perang meron ako, iniisip ko meron tong mga taong na invest sa akin na umaasa sila sa akin na yung pera na to eh kailangan nila. Okay, so kaya kailangan ko siyang galingan kasi itong perang meron ako hindi akin at may mga taong umaasa dito. Okay, kasi pag sa akin lang yan, isipin ko, pera ko lang to. Okay, pera ko nga lang to. Pero, kung nawala, okay lang, akin naman yun eh. But, if ang isip mo eh, sa ibang tao to, ayaw natin mapahiya. Ayaw nating mabigo sila, diba? Kasi umaasa nga sila eh. So, yun. What is your mindset in trading? Ako, yun yung mindset ko. So, please type sa comment section kung anong mindset nito. Ang difference nito sa motivation, motivation is something that keeps you going. Ito ng mindset, how you look at things para galaw mo yung galaw mo. Okay? Okay, number 6. Okay, ano yung mamasa natin, yung strategy natin?
Ano ba strategy or system ginagamit mo? Ikaw ba yung you buy on support and sell on resistance? O ikaw ba yung bumibili pag sa mga uptrend na, mga swing trading? Bumibili ka pag nag-pullback or nag-correct? Okay. Master ka ba ng breakout? You buy stocks where it breaks 52-week high, it breaks resistance, it breaks previous day high. So, ganun ba yung strategy mo? And are you a master of that? Do you find consistency on that? O, nandun pa tayo sa stage na paurong-sulong. Okay, so yun ang kailangan nating maging conscious about, na kailangan may ma-master tayo na strategy. It does not mean isang strategy lang dapat, ha. What I'm trying to say is that, you know, ma-master natin yung every strategy na gusto natin. Halimbawa, for example, sa akin, what I do is BTST. I buy today, I sell tomorrow, and I'm trying to master that. Marami kasing mga traders, especially mga day traders, ayaw nila lang ganun. Bibili ngayon, tapos bebenta bukas, kasi hindi mo alam pa pwede mangyari while you sleep. Okay. Ako, I chose to do that, and nga, I want to master that. Gusto ko itong maas yung aking win rate doing that. Okay. Others are, high win rate in day trading. Others don't. Okay, sabi nga nila, mas marami nga daw nauubusan ng pera sa mga day traders. Pero yung mga day traders, hindi naman nila sinasabi na ganun. Because they are a master of those strategy. Mga swing traders, ganun din. Hindi naman lahat din kumikita dyan. Okay, so kung saan ang komportable, kung anong bagay sa personality mo, you master it. Okay? Ika nga ay focus on your strength, not on your weaknesses. Weaknesses natin, nandiyan yan eh. Sige, try natin improve. Pero kung ano makita mong strength mo, mag-double down tayo dun. Okay? Number seven is, sometimes, meron tayong mga external factors na nakakairita. Yun, naapektuhan yung ating pag-iisip. Yung nag-galit tayo, nagwawala tayo. Yan, we have to be composed in pressure. We have to be calm, cool, and collected. Huwag tayong OA. Pag nanalo tayo, nagkaroon tayo ng profit, huwag tayong patalon-talon. Yes! Pasuntok-suntok sa hangin na ang galing ko. Or pag nag-loss ka naman, parang lugmok na lugmok ka. Lahat composed lang. Yung tipong sa mga pelikula, pag sinampal yung lalaki, parang walang nangyari. Uh-huh. Parang okay lang. Pag sinuntok, wala lang. Lahat ganun lang, composed lang. Let us not allow our emotions to affect us. Okay? So, composure is very important. Okay? Para makaisip tayo. Para kalmado tayo, makaisip tayo ng magandang gagawin. Alright? Are you composed? O ikaw yung pasuntok-suntok sa hangin? Please type in the comment section below. Number 8. Last but not the least, resilience. Okay? It's not how many times you go down or you fail, but the number of times you get back up. Yun ang importante. Marami, kailangan ano tayo dito, para tayong bulletproof. Nothing to lose. Fly away. Ika nga. Okay, we will be bombarded by doubts, uncertainties, frustrations, disappointments, despair. Marami tayong sasalubuin ganyan. Pero dapat resilient tayo para tayong hindi tinatablan. Okay, napanood ko yung isang araw yung Vikings. Ano sila, bumabiyahe sila ng across the ocean. Na very uncertain sila. Ang plano nila, i-invade nila yung Great Britain. Ang lupet. Para silang tinatablan ng bagyo. Tapos tawar lang sila ng tawar, na iniisip nila na pinapatawar lang sila ng God of Thunder, which is si Thor. So I think ganun din tayo, no?
Huwag tayong magpusong mamon. Huwag tayong sensitive, but let's be resilient. Parang hindi tayo tatablan. Basta focus lang tayo sa ating mission. And kumbaga yung mga pete na yan, isipin na natin, pambata lang yan, ganyan. Pambabae lang yan, ganyan. No offense sa mga girls, ha. Pang mga lang yan, mga weakling, yung mga ganyan, emotion na yan. So, I have a mission. I have to fulfill. I need to move forward. Okay, nakakita na tayo ng maraming great examples sa mga ganyan. Si Lewis Hamilton, Michael Jordan, si Yulo, di ba? Parang ilang years, imagine from 7 years old hanggang ngayon, ewan ko lang taon na siya. Pero, di ba, nag-persist, resilient. And for sure, maraming times nag-fail yung mga yan. And so yun, these are the 8 things that we need to be minded of para bago tayo mag-trade, alam natin sarili natin na okay, kung 1 to 5 ang level ko dito sa lahat ng top 5. Okay, kasi minsan bababa yan eh. So yun lang, maging conscious lang tayo dun, bantayan natin para hindi tayo mag-drift away sa ating piniling larangan ng pag-trading. Okay, so guys, recap. Ano una natin? Yeah, we need to be focused. Ano sunod? We need to have the energy. We need to be disciplined. What else? Motivated, motivation, mindset, meron tayong mastery, then composure, and then resilience. Parang walang magpapatumba dito, Brad. Push ng push. Okay? So guys, may the prophets be with you. Good luck sa atin lahat this week. And sana laging profitable tayong lahat ngayong August of 2024. Okay, so walang bibitaw, tigas-tigas lang, kapit-kapit. Kumapit kayo sa inyong mga sarili, maniwala kayo sa inyong sarili. All right, so guys, thank you so much. And kung di pa kayo naka-subscribe, ha, just click the subscribe button. And kung gusto niyo itong mga ganitong videos, please click the like button para sa algorithm. And also, kung may mga questions kayo or may mga ma-stuck kayong gusto i-review, feel free to type it sa comment section below. Alright, so guys, thank you. Happy weekend. And let's go. Let's make some money. Bye.